So it's 8 a.m. guys. Good morning. Pero malamang good afternoon or good evening nyo na mapanood to. Kanina around 6 a.m. pagkagising ko, nakita ko sa notification ko may bagong episode ang Full Size Run. Tapos nakita ko ang nasa thumbnail si Big Boy Cheng. So I immediately click on it. Inabutan ko na yung part na nagpapasalamat si Dad kay Boss Biggs for gifting him a couple of beer bricks. And yun, pinanood ko na siya, bumangon na ako, gumawa na ako ng kape ko. Tapos yun, nagkakape ako habang pinapanood. Right after the episode, naghintay lang ako ng konti and then pinanood ko siya ulit. And right after ko mapanood ulit, eto na. Masok ako dito sa kwarto ko para i-film tong vlog na to. Very, very short vlog, guys. Gusto ko lang pagkwentuhan natin yung Full Size Run episode ni Boss Biggs. So, kayo ba napanood nyo na? Or nandun ba kayo sa live chat mismo? Kasi nandun ako, nag-chat ako pa konti-konti. So, kwentuhan tayo. Comment down sa baba ng mga takeaways nyo. Ako, mag-share ako sa inyo ng ilan after this. If you're new to the channel, check out nyo na lang yung mga playlist na ginawa ko. I usually do sneakers, I usually do the sneaker community, the culture. Pero paminsan-minsan meron ako mga hinahalo, mga non-sneaker related vlogs. And yeah, subscribe to my channel, turn on the notification by clicking on the bell icon below para lagi kayong updated kapag may bago akong video. Supposedly, meron akong i-film ngayon, pero bago ko i-film yun, eto muna. Kasi sobrang pumped up ako, sobrang excited ako for the episode, for Boss Biggs, sobrang nakaka-excite. So, sisimulan ko itong kwento ko sa pangalawang beses ko na mapanood yung episode. Of course, lagi naman nagsisimula ito sa yung part na pinapakita nila yung mga suot na sapatos. And syempre, lagi kong hinihintay, Brendan Dan, kung ano yung Reebok na suot niya. So, apparently, is out of town and isang pares ng sapatos lang yung dala niya. A Reebok Workout Low Vintage. Magbibigay lang ako ng ilan sa mga takeaway ko kung bakit sa tingin ko well-deserved ni Boss Biggs to itong guesting niya sa Full Size Run. So yung unang-una nila pinag-usapan is yung Puma na signature shoe ni J. Cole. Now, of course, as we all know, tayo mga Filipino, alam natin na si Boss Biggs is a DJ. So he was describing this song of J. Cole kila Brendan Dan, kila Matt Welty, tsaka kay Dad through the BPM. Kaya nagtawanan din sila kasi kumbaga parang this dude is really the real thing. DJ siya, sneakerhead siya. He knows his thing, he knows the stuff he's talking about. Then the second thing na pinag-usapan nila was about that game-worn. Yung mga game-worn na Jordan pairs. Sabi ni Boss Biggs, he's willing to bid up to $40,000 lang daw. Hindi niya raw kaya mag-$100. Pero feeling ko kasi may asterisk pa rin yun. Feeling ko, depende pa rin eh. Depende kung magiging willing siya to up that bid to $100,000. Tapos medyo ano lang ako, lilipat lang ako ng konti kay Brendan Dan. Dito ko nakita na yung pagka parang purist niya. Or at least, pagdating sa usapang sneakers, he knows what's up. Alam niya yung pinag-uusapan. So, for him, gusto niya yung mga pinapa-auction na ganyan, mga limited pairs, mga game-worn, mapunta sa mga authentic and real sneakerheads. And not just those rich people that can pull the trigger because meron silang pera. Pero syempre, at the end of the day, that's his own opinion. I just appreciate the idea na meron pa rin taong ganyan ngayon na active sa sneaker scene. Then of course, yung sneaker backstory naman ni Boss Biggs, almost all of us alam na natin. You know, yung pagka-influence sa kanya nung kanyang sister na basketball player. Tapos they're sourcing out their sneakers from out of the country. Dito, sinabi talaga niya na sa Hong Kong. Kasi nga, dito sa Philippines, wala silang nabibili. Or at least, very limited nung source dito sa Philippines eh. And yung story niya sa eBay, nung time na nagka-crop na siya ng mga grails niya. Tapos napeke pa pala siya, yung Yeezy 2. And that story, that very, very unique story and very important story actually sa narrative ni Big Boy Cheng. When he literally flew a guy papuntang LA to pick up a pair of mags. Kasi nga naman, yung mags na yun worth serious money.
meron din dito sa interview na to, Matt Welty was asking Big Boy Cheng about the entire collection, yung worth, parang asking him to put a number on it. Tapos parang hesitant siya. Tapos parang meron siyang parang nadula si Boss Big, sabi niya $1 million. Tapos siguro after mga 2-3 seconds, bigla niya sinabi na 500,000. Sabi ko, teka lang, 1 million kaya talaga? Kasi parang naging conservative na lang siya. 500,000 conservative pa yun na, pero from 1 million kinalahati niya. Pero what the heck, Boss Big yun eh. Siyempre yung story niya about some of his collection broke down because of humidity. That's the reason why ginawa niya yung setup niya ngayon na sabay. Tapos yun, hanggang sa nag-extend siya hanggang sa Ronak Art Center, di ba yung sa pinakataas. Fully air-conditioned siya, may mga nagme-maintain ng sapatos niya. Talagang museum yung dating. And balik ako kay Brenton din, guys. Gustong-gusto ko yung mga Filipino references niya. As in, pati si Boss Biggs na pa... Wow! Diba? Sa sobrang... Nakakatawa kasi. Props talaga sa mga ganyang klaseng interviewer. Talaga nag-research sila. Imagine, chinelas and tumbang preso. And lastly, ito yung question ni... Brenton din ba o si Matt Welty nagtanong sa kanya about people na malapit kay Boss Biggs, na parang sa tingin mo ba kaya lang sila nagiging malapit because of your stature, because of your level, because of your influence, na sinagot naman ni Boss Biggs na I don't feel that way. Very simple. Sabi niya, maybe there's a factor but I don't feel that way. And that's the reason why Boss Big Boy Cheng is blessed. Kumbaga sa layman's term, walang masamang tinapay. And for someone sa level ni Boss Big Boy Cheng na magkaroon ng ganung mentality, very important yun. E talagang i-bless ka. So ayun lang, very brief vlog. Actually very raw vlog lang to. No? So ayun, maraming salamat if tinapos mo tong video na to at mabot ka sa point na to. And kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na, turn on the notification by clicking on the bell icon so you'll be notified tuwing may bago akong video. If you've missed it, meron akong recently in-upload na vlog, yung first Q&A vlog ko. I'll put a link somewhere here kapag hindi ko nakakalimutan. Pero yun nga, Q&A vlog, may question dun about Boss Biggs eh. So, yun, check that out then. And this has been Ray. Thank you for checking this out. Like, share, subscribe, share nyo to sa Facebook. Tapos mag-comment kayo sa baba ano yung mga moments na pinakagusto nyo dun sa interview ni Boss Biggs with the full-size Run crew. And as always, I'll see you on the next one. Salamat!